mga kuis, mga ateis. Ito si Kuis Alan ng The Alan's Key Show at ngayong hapon ay meron naman tayo panoorin bagong video and this time galing sa American Idol. So, ang papanoorin natin ay yung the only Filipino na nakapasok sa American Idol and pasok rin siya sa final, top 5 final ng American Idol 2020. So, naputol yung pagsubaybay ko kay... So, ang tinutukoy ko pala, bago ko ituloy, tinutukoy ko pala ay si Francisco Martin na, yun nga, nakapasa sa audition. At ito nga, naputol yung pagsubaybay ko kay Francisco Martin kasi akala ko, right after Hollywood Week, wala nang programa yung American Idol because, yun nga, live show, kailangan ng live show. So, baka tinigil. Pero, after, later on, na-realize ko na nagtuloy-tuloy pala yung American Idol. Yun lang, pinabilis yung final o yung top 15 final. So, dito, umabot na nga ng top 5 final. So, wala na yung top 2 dati, top 2 eh. Pero lima na lang sila. So, papanoorin natin yung dalawang performance ni Francisco Martin dito sa American Idol. And let's see kung may pag-asa bang manalo si Francisco Martin ng American Idol. Will he be the first Filipino American Idol winner? Let's see. Kuna ha, babalik tong kadaldalan ko and panoorin natin video and later I'll be giving my opinion and reaction about his performance. Let's see. Okay, he will be performing the Harry Styles hit. I don't know the name, okay, no. I Adore You. Mapansin ka ng ABS-7, sigurado ang kukunin nila. Duty pa eh. Kaso nakasarado pa ng ABS-7. So, hindi pa nila siguro kukunin. Pwede itong artista eh. Pero kung ano kay Francisco Martin, kung mahiro siyang play sa US, dyan na lang siya sa US. Much better. Ako na kapagpukupit. Sarado pa mga burger siya. Yung boses ni Francisco, hindi siya yung vocally powerful. Pero ang sarap pakinggan, di ba? Yung pang-relax. Okay, there you go yung first performance ni Francisco Martin and doon din natin yung second performance niya and let's see. Okay, yung second performance niya is kantang Alaska by Maggie Rogers. So, hindi ko klaro yung singer sa kanyang kanta. So, ganito yung typical na kanta na paboritong kantahin ni Francisco Martin. In country, rock, R&B. Kaya nga sabi ko, hindi siya competitively yung performance niya, yung boses niya. Feeling ko, kaya siya nakapasok ng top 5 kasi yung looks. Yun na, yun sa tingin ko kasi basing on the views ng mga performance niya, si Arthur Gunn, yung number 1 when it comes to many views, tapos second siya. Yung boses talaga ni Francisco, either R&B, pop, better rin siya sa country. Diba? Ooh.
Okay, there you go. So, mga maliit lang yung performance niya. May excel today. So, ang masasabi ko, like I said, paulit-ulit, tayo sa mga sinasabi ko kanina. Yung vocals ni Francisco Martin, aminin natin, hindi siya pang-competitive. Kasi, alam natin yung history ng American Idol na normally, mga talagang nakakaba ng finals mo, very powerful ang bosses, di ba? So, isa na dito yung Pilipina na si Jessica Sanchez. And I can say na, hindi ko naman sinasabi na walang hope, pero basing to sa history ng American Idol na yung mga tipo ng bosses ni Francisco Martin at to sa mga dating Filipino at Filipina na sumali sa American Idol, ganito yung mga datingan ng bosses na hindi sila very powerful. They failed to reach yung pinakabatas na round, yung top 2. I think si Jessica yung pinakamataas, top 2. Tapos second is si Jasmine Trias, top 3, diba? So Jasmine, hindi rin ganun ka-powerful yung bosses niya. Diba? Kung nalanan natin, back din. Medyo na-criticize siya ni Simon Cowell kasi nga natalo, nagawa niyang tanggalin yung mga ibang mas malalakas ang boses, diba? So, yun. Dahil sa vote ng mga Pilipino. So, balik tayo kay Francisco Martin. Despite of the fact na yung boss niya hindi siya competitive, and even yung performance niya hindi siya competitive, pero malinis siya mag-performance. And ang gandang pakinggan, and like you said kanina also, na magandang pakinggan yung boss niya kapag nare-relax ka. So, kaya hindi mo pwede ma-imagine yung boses niya or yung performance niya sa competition. Kasi pang-relax lang eh. So, but still, I'm proud that someone reached the finals of American Idol kasi I don't know what the last time mayroong Pilipino nakapasok ng finals or ng top. Yung top finalists, di ba? Yung top 12 finalists. I think, nung bago ni-revive to, yung last time na nakapasok Filipina din. After nung revival, ito ngayon ulit yung may pumasok na Pilipina. And we should be proud of him because he did very well. At hindi naman niya pinahiya yung mga Pilipino. Hanggang sa kanya si Katy Perry and si Luke Bryan, di ba? Like what they said in the audition. Top 10 material siya. So, hindi lang siya top 10. Top 5! Finalist! Diba? So, congrats kay Francisco Martin. So, hindi ko pa napapanood yung episode. Kung sino yung nanalo pa. Cross our fingers na lang. Pero, I'm taking the more, how you call it, more realistic na result. So, dami siya matitindig ka lang dyan. Especially si Arthur Gunn. Soon I'll be doing a reaction video sa performance na ito din. So yeah. So ayan mga kapatid, mga artists, I hope nagustuhan niyo itong video. Kung nagustuhan niyo, mag-comment kayo dito sa baba, down below. Yeah, sa comment section, and send your comment. At kung mayroon kayong suggestion and request, please do drop those comments down below, and I will be reading that, and I will try my best na makagawa ng reaction video ng mga request ko and suggestion. So there you go. Thank you very much. And before I end this video, please don't forget these 4 things. Comment, like, share, and subscribe to my channel, The Alex Key Show. And please visit my other channel, ang vlog channel ko, kung may request pagkain, sa travel, at kung ano ni kanya, any pang vlog, visit The Proudly Grooming. So yeah, there you go. Bye-bye and have a nice day.